So, ang point is, kung ano yung team mo, kung ano yung tema ng vlog mo, dapat iyak mga mo dun sa location mo. Diba? Kung ang vlog mo naman ay tayo, karagyan sa atin, kachin ko, so okay lang. Ando talaga tayo sa, ano, sa outdoor. So, kumakain tayo sa putikan, okay lang din kasi hindi naman tayo makahanap dun ng maayos na ano eh. Maayos na, malinis at maayos na lang eh sa atin. So, okay lang yun. Kumbaga, accepted yun ang audience natin. So, next. Eto. Don't speak about insignificant topics just to prolong the video. For example, yung content na ginawa mo, medyo maiksi. Medyo maiksi. For example, bike vlog. Yung si, ano, si M-Boy. Si Kasat Boy, M-Boy. For example, lang ano siya. Anong tawag doon, boy? Bike check. Nag-bike check siya. Yun yung vlog niya. So, nakatutok camera. Kaya siya. Pero ang target niyang video na haba ay 20 minutes. Nung chine-check niya na ganyan, tapos na siyang magsalita, tapos siya na ma-explain lahat, nakita niya 10 minutes pa lang yung nagagawa niyang content. Eh di, ginawa niya, biglang nagpwento ng ano, biglang nagpwento ng love life, gano'n. Tapos mamaya, napalingon dun, biglang nagpwento about sa ibon. Tapos mamaya, biglang nagpwento kung anong ulam niya kaninang tanghali. Diba? Nakuha niyong point ko? Nakuha niyong point ko? Hindi tayo dapat panikwento natin ng mga bagay na hindi naman connected or related doon sa content natin. Kung pwedeng bumaba ang vlog sa kwentuhan kung meron kayong ka-interaction. Yun yung isang catch doon. Maganda yun kung meron kayong ka-interaction. Pero kung single vlogger kayo, much better na yung inyong sinasabi ay talaga related lang sa topic. So, anyway, pwede naman mag-crack ng jokes pero hindi tayo masyadong lalayo. Or, ganito, wala kang sinabi, pero, ay, for example, ganito ah, gusto ko mag-vlog ng, ano, ng ginisang mais, for example. Gusto ko i-vlog. Gusto ko haba 20 minutes, kasi, kasi mamaya meron magturo, diba? So, gusto ko haba 20 minutes. Eh, ang saglit ang gawin, natansyado mo na pag natapos tong pagluluto ko, siguro 15 minutes lang to. Tansyado mo eh, di ba? Ang ginawa mo ngayon, pag-isa mo ng sibuyas, talagang tutok na agad yung camera. 10 minutes na, nag-igisa ka pa rin. Di ba? Pinahaba mo ng gusto. Yung video, talagang hindi mo kinat, alam mo yun, yung pag-video mo, talagang ganyan, pusi-pusi, lahat. So, medyo mabuborn, medyo magiging boring yung content kapag gano'n. So, huwag po natin pilitin na pahabain kung talaga may exit lang yung content. So, sa case naman po namin, kaya talagang mahaba, talagang napakahaba ng content namin. Bakit po? Ginagawa po namin ang vlog namin maghapon. Minsan po inaabot kami ng 24 hours. Minsan po inaabot kami ng 36 hours. Totoo po yun. Sa isang, para lang sa isang content. Yun ba kaya namin pagsipsikin sa isang 20-minute video? Di ba hindi? Eh, sa daldalin na lumputik at idalaman na yan, ewan ko na lang kung mapakante yung camera na yan, di ba? So, ang punto ko is, kung mahaba yung nakita ninyong topic, kung talagang lahat eh, kumbaga busog dun sa content, okay lang. Pero kung tipong gagawa ka lang ng way para pahabain, dami mong segue, yung travel mo, for example, from your location hanggang dun sa area kung saan ka magka-catching cook or saan ka mag-harvest, eh, 15 minutes, di ba? Na puro na kaganun lang. So, mabubore yung audience mo. So, iwasan po natin yun hanggat maaari. Hanggat maaari lang naman. Depende naman sa inyo yan eh. Kung talaga nakagawian nyo na yun, at talagang doon kayo komportable, okay lang din. It's up to you kung i-inject ninyo. Pero para sa akin, much better na gawin ninyong siksik yung content. Diba? So, eto, last but not the least, be yourself in front of the camera. Diba? So kung ano po yung ugali natin sa labas, kung ano po tayo, yan po yung mas magandang ipakita natin sa harap ng camera. Bakit? Kasi kung talagang gagawin mong career yan, at tatagal ka dyan, syempre in-expect mo na tatagal ka dyan, di ba? Hindi mo kayang pigilin. Hindi mo kayang i-fake yung sarili mo sa camera
Whereas, ito naman pala yung ugali mo outside vlog. Malalaman, malalaman ng viewers eh. Or, madudulas at madudulas ka rin at some point of time na may papakita mo itong ugali mo. Diba? Kaya much better, sa umpisa pa lang, be yourself. Normal lang. Normal na salita, normal na kwento. Normal na kung ano talaga, diba? Kung talagang pakamura ka, eh bakit hindi? Eh, inaalam naman ni YouTube din sa ano, diba? Kung talagang medyo magaspang yung bibig mo, di, why not? So, mali mo, makatagpo ka rin ng ano, at some point, makatagpo ka ng mga audience, nakasindas pang din ng bibig mo, yung bibig nila, o, natuwa sa'yo, o, di, sinasured ka ngayon. O, diba? Okay lang yun. Pero, yun nga ang payo ko, advice ko, be yourself in front of camera. Kasi hindi mo siya kayang pigihin ng matagal. Kaya mo siyang pigihin for some time lang. Pero, darating yung panahon, darating yung time, may biso din yung tunay mong kahit. Diba? So, next. So, ayan. So, bigyan tayo guys sa mga ano, technical tips. Alam ko, alam niyo na rin ito kasi hindi, karamihan sa atin, hindi na dito bago ang vloggers. Pero, may mga kasama tayo bago pa lang at willing matuto. At yung mga, maaaring yung mga matagal na rin, eh, makadagdag ng kalaman. So, catchy titles and enticing thumbnail. Catchy titles. Catchy. Kumbaga, yung title pa lang dapat natin, may impact na kaagad. Diba? May diin na kaagad. May story na kaagad. Pagbasa pa lang ng title, alam na kaagad kung ano yung, may idea sila kung ano yung nilalaman. Or, nag-iiwan ka ng tanong. Diba? Bago kong sasakyan, magkano nga ba? Yung mga tipong ganun, uy, magkano nga? Nag-iiwan ng tanong sa kanila na yun yung way mo para ma-hook sila sa video, para panoorin nila. Abangan nila kasi kung magkano. Kasi dati, nung naghahanap ako ng ano, gusto kong bumili ng motor, naghahanap ako ng mga vlog about Honda Rebel. So, ang title, ano, Honda Rebel, magkano nga ba sa Pilipinas? Yung ganun. So, talagang pinanood yung video niya, hindi ko in-skip eh. Kasi baka ma-skip ko kung kailan niya pinakita yung presyo. Diba? So, in short, pinanood ko ng buo yung video niya. O, diba? Nagkaroon ng, ano, nagkaroon ng epekto yung kanyang title. So, yun yung, ano guys, hindi naman, not necessarily na gawin mo masyadong mabulaklak yung, ano, diba, yung title, na napaka-imposible pala, or wala naman pala doon sa video mo. Or off-topic pala doon sa video mo. So, huwag po natin gagawin yun. Gagawin natin may impact, gawin natin medyo may konting diin, gawin natin medyo may tipong patanong na mahuhok sila. Pero not to the point na gagawin nating parang clickbait yung ating title. Diba? Not to the point na para magiging clickbait na yung thumbnail natin kasi may inis yung audience natin. Kasi ako personally, meron akong ganyang pinapanood na ito yung title, ganyan-ganyan. Pero at the end of the video, hindi ko naman nasatisfy yung sarili ko doon sa tanong na hinahanap ko. Diba? Nainis ako sa kanya. Dinislike ko ngayon. So, yun yung point. Naman yung point. Na-report pa. Hindi naman. Dinislike ko lang. So, next. Enticing thumbnail. Enticing. Ano ba yung sinita? Enticing. Attractive, diba? Next slide. So, ayan. Bigyan tayo ng example. Ito si Nick. Nick Ninin. Ayan. Siya yung isa sa mga online online tutor sa YouTube na hindi niya alam. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, continuous learning ako sa pag-YouTube. Nag-research ako ng mga YouTuber na puro tutorial about YouTube ang kanyang content. So, yun po, pinapanood ko siya. Last time, nag-comment ako sa kanyang page, sa kanyang video na thank you, ganyan-ganyan, napalago ko yung channel ko. Isa ka sa nakakontribute, yun, ganyan, English po ah, ganyan. So, tapos nag-reply din siya, tontuwa ako. Tontuwa ako, di ba? So, ano rin sa kanya yun? Achievement para sa kanya. So, balikan natin, yung thumbnail. Anong nakikita niyo sa thumbnail? May kulay, tama? Nandun yung mukha niya, tama? Mayroong caption. Sa thumbnail pa lang, guys, sa thumbnail pa lang, malalaman na natin kung anong nilalaman ng content niya, tama ba? Ito, natatawa si Ports TV eh. Saka si Tito Bong. Kalahin daw nila. Ports? Kaulo, mga kaulo. Kalahin daw nila eh. Tawa ng tawin dala sa likod. Ha? Pati si Mari Lorenz?
So yun, dito pa lang sa thumbnail niya, ito ha, kasi di ba, parang go-browse tayo ng YouTube, di ba hindi naman title na video na higitan natin, tama? Kasi, pag ganyan tayo mag-browse, mabilis yan eh, di ba? Tinitingnan natin, or i-click natin yung thumbnail na naka-attract yung mata natin. Kumbaga, thumbnail yung unang makikita natin eh, hindi naman yung title. Ngayon, sa thumbnail pa lang, nakita na natin kung anong nilalaman ng content niya. Unang-una, nakita natin na yun ay vlog ni Nick dahil mayroong mukha niya. Pangalawa, mayroon siyang nilagay na caption na pro tips for new YouTubers. So, ibig sabihin, tutorial yun about YouTube para sa mga bago YouTubers. Pangatlo, maganda yung kulay na ginamit niya at saka naka-arrange, di ba? So, from that thumbnail pa lang, alam na natin kung ano nilalaman. May story na siya ba? Hindi yung tipong inayaan mo lang si YouTube na mag-suggest. Yun pala, yung suggestion eh, yung lalang, yung pato na ganun, tapos may puti. Wala, diba? Tapos ang title mo, Catching Cook of Huge Famous. Diba? Diba? Hindi appropriate yung thumbnail mo. Dapat sa thumbnail pa lang, may kita na mayroong famous na malaki, na talaga niluto mo siya doon, na may kasirola, yung tipong ganun, diba? So, namuusap ba? Namuusap yung thumbnail natin. So, another example. Oh, yan, example. Sa mga gusto mo palaki ng katawan, so nag-search ka ngayon kung paano palaki yung likod. So nakita mo ngayon na nagbigay siya ng 34 na suggestion kung paano papalaki yung back. Diba? From that thumbnail pa lang, alam na natin kaagad na meron siyang ibibigay na tips, tama? Tapos, nilagay niya yung likod niya, yung picture ng likod niya na ganun kalaki. So ibig sabihin, ay effective. O, diba? Ano epekto sa isip natin ngayon? Sa thumbnail pala, ay, okay ito. Click ka ngayon. Diba? Pag ganun mo, clickbait pala. Video ka. Next. Another example. Sabihin natin na walang caption. Sabihin natin na walang caption. Ito ah. Hindi lang kasi yung thumbnail na may caption ang nangungusap. Diba? Dito sa thumbnail na to, for example, sino ba to? For example, sa thumbnail na yan. Okay yan, okay. Alam natin na ang taong yan ay nag-spear fishing. Tama? Kasi may hawak-hawak siyang isda, may hawak-hawak siyang spear gun, at mayroong dagat sa paligid niya. So, di ba? Dalawa na yung binigay ko example. No? Yung isa, mayroong caption. Mukha niya lang, pero may caption. Kasi, kaya na nilagay yung mukha niya doon dahil gusto niyang ipaalam sa kanyang audience na vlog niya yun. Na siya yun. Siya yung magbibigay ng tips. Di ba? So, pangalawa, yung caption nilagay niya. Whereas, dito naman, wala nga caption na nilagay, pero nanguusap yung thumbnail kasi may daladalang isda, may daladalang spear gun, nasa dagat, alam na alam natin na spear fishing yung kanyang content, di ba? Ang hirap naman kung ganito yung thumbnail mo, tapos bike vlog pala ang laman, di ba? So, mali yun. So, from thumbnail pa lang, alam mo na kung anong laman ng story. So, next. Malaking bagay po yun ha, sobrang malaking factor ng thumbnail. Igan nyo po ng panahon yung thumbnail. Diba? Nung nagsimula kami, ilan pa lang kami, talagang todo effort ako sa pagkagawa ng thumbnail. Kaya later, medyo nahihirapan na ako, ginagawa ko, nag-screenshot na lang ako ng mga moment na, pero may story pa rin. For example, nanghuli kami ng Malabanos. Tusok-tusok ko yung Malabanos na gano'n, tapos sila sisigawan. May story pa rin. Alam pa rin na nanghuli ng Malabanos. So gano'n siya. Nakuha niyo ba yung point? Huwag ninyo hayaan na sa YouTube yung mag-suggest na ano nyo, ng thumbnail. Mamaya mo, nag-vlog ka na ganyan. Yung nakaganon ka, yung na-screenshot niya, di ba? Yun yung sinuggest niya, in-okay mo na. Diba? May manunood ba na yun? Maaari din, pero hindi siya tipong hindi enticing ba? Hindi attractive. Kung saan ako kumpleto yung ipin. Diba, tayo joker, no? So, next. Ayan. Interesting contents and topics. So, balikan ko lang yung kanina, no? But, follow your passion. Kung ano yung gusto mo, yun yung gawin mong content. But,
make sure, isipin mo rin, yung topic ba na gusto mong gawin ay interesting? Interesting para sa iba? Diba? So yun yung isipin natin. Which is, kayo lang yung makakasagot na yun. Kung interesting ba siya or hindi. Pag-uwi nyo sa bahay nyo mamaya, ano yun yung tawag dito, yung namnamin ninyo yan. Yan o. Interesting contents or topics. Namnamin ninyo yan sa sarili ninyo kung interesting ba itong ginagawa ko. Diba? Baka naman nanood ka lang ng TV, nakatayo din yung camera, nanood ka ng TV, kumakain ka ng chichirya, tapos ganyan ka lang. Binlog mo na, diba? Eh, kasi yun yung interest mo eh, manood ng TV. Ang tanong, interesting ba yung para sa iba? Tapos nag-expect ka na magpa-viral yung ginawa mong video, no? So, diba? Absurd. So, next. Tags. Ginagamit nyo ba yung tags? Sa mga, ano nyo, channel? Gamitin nyo yung tags, ha? Yung tags sa pag-upload, ha? Hindi yung hindi hashtag na mention. Mention yun, eh. Yung tags. Ang gawin nyo doon, guys, sa tags, ang discarded doon, ang proper use nun. Lahat ng words, ito ha, lahat ng words na connected doon sa content ninyo, ilagay nyo doon. 500 kaya ang limit nun. Tama ba? 500, diba? 500 words. Make sure guys na i-maximize ninyo yun kasi sayang. Bakit? Mas magiging searchable kasi yung video ninyo kapag meron kayong mga tags. For example, shrimp, catch and cook. Pero nag-tags ka doon ng sukpo, sinigang mix. Basta lahat ang connected doon, lahat ang ginamit mo doon. Primitive style of cooking, shrimp, lahat ginanon mo, lahat nilagay mo. At some point, kapag nag-search ang isang audience, na meron ka palang tags, aba, papasok yung video mo sa ano, sa suggested videos. Totoo yun. So kaya make sure guys, na gamitin nyo yung tags ha. Tayang, tayang. So, malaking bagay yun, yung tags. Next. Share your video in other social media platforms ito. Diba? Okay, may YouTube channel tayo. Nag-upload tayo ng video. Ano-ano pa ba yung mga other means para ma-advertise natin siya? Facebook, tama? Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Friendster. May Friendster pa ba? Diba? Nalala ko lang guys, nung nag-start pa lang ako, pinano ko na kasi siya eh. Paano ko kaya ito ipupush through? Paano ko kukunin niya 1,000 subscribers niya? Naglista kagad ako ng mga ano, nasa Dubai pa kami na yun. Naglista kagad ako ng mga names ng aking mga kamag-anak at mga kaibigan na kaya-kaya kong prasuhin. Alam niyo? Na kaya-kaya kong prasuhin na, uy, subscribe buti yan. Channel ko yan. Hindi pong ganun. So, nilista ko siya. Nakalista ako lima. Lima lang yung kaya kong prasuhin. So, konti lang. So, ang punto is, through Messenger, di ba? Laking bagay yan. Basta natin yung sa mga nagsisimula pa lang ha, yun ang paparami pa lang subscribers. Friend, musta na? Di ba? So, walang kasunod na open-minded ka ba? Hindi yan ha. So, friend, musta na? So, may send mo ka lang itong link, di ba? So, yun naman, masubscribe naman. So, okay lang, di ba? Pag sinubscribe, oh, di, laking tulong sa channel mo agad, di ba? Para ma-reach yung 1,000 subscribers. Hirap kayo abutin nun. 4 months bago ko nabot yun. Yung ano, nakipag-sup-pursup pa ako. Pero bawal yun, bawal din. Bawal. Pero ginawa ko yun, guys. BLS, screenshot ko pa. Tapos dinadaya ka pa nung kaano mo. Dinadaya ka pa nung ka-BLS mo. Sabi, pinanood yun doon ng buo. Yung pala, yung screenshot. Chik. Oh, 5 minutes na. Yung pala, yung oras. Yung oras, wala pang... Same lang yung oras. Yung pala, inusod niya lang. Tapos in-screenshot. Oh, loads, 5 minutes na. Diba? Karanasan ko yun, pero ako, di ko ginawa yun ha. Parang ako, di ko ginawa yun. Pero ang daming gumawa sa akin nun. Grabe, di ba? Nakakatuwa lang na minsan ngayon, yung mga nakasupport ko dati, biglang mag-message sa akin ngayon, Lods, grabe, lumaki na pala yung channel mo. Pero yung huling conversation namin, alam mo ko anong sabi ko sa kanya, Lods, pa-screenshot naman ng ano mo, ng BLS. Tapos hindi ako na-replyan. Diba? Tinaya ako. So, nakakatuwa balikan lang. Pero ang point ko is, hanap tayo ng other means para ma-advertise yung channel natin. Through, pwede naman through word of mouth. Di ba? Nakabanggaan mo dyan yung... Nakabanggaan mo lang na ganyan. Uy, bro. Open-minded, di ba? Pasubscribe naman. Mayroon, gano'n. Video ko lang dito. So, next. Ayan. 5 elements of a great vlog. Actually, kadugtong to nung
nung isa na mag-invest ng magagandang, hindi naman magaganda, sa at least quality man lang na device pa. Na tipong acceptable sa audience ninyo. Sound, lighting, editing, LED, entertainment. Sound, walang gustong manood ng video na ang narinig lang nila ay tunog ng hangin. Diba? Especially sa mga outdoor vloggers sa atin, no? Kasi danas namin yan eh. Kapag yung ang vlog namin ay malakas ang hangin, kasi kahit na mayroong, ang GoPro kasi kahit na mayroong balot siya, grabe ano pa rin yung mas kina-capture niya yung ano, yung sound ng hangin, di ba? Pansin na pansin ko ang baba ng views kapag gano'n ang quality ng video namin. Alam niyo bakit? Eh kahit ako nga siguro, pag nanood ako na doon, ayoko na rin panoorin eh, di ba? So, ang point is, dapat maganda yung quality ng sound. Or, meron isang example dito sa aking bandang kanan. Wala nang hangin, pero kahina-hina naman ang video quality ng Princess GB. Sabi sa mga comment gano'n, Lods, taksa mo naman konti yung ano, yung volume ng sound mo. Diba? So, nakuha niyo yung point. Dapat maganda yung quality ng sound at takman-tama yung lakas niya na compatible kay YouTube. Kasi minsan, kala natin, malakas sa headset natin, pag-upload pala natin, sobrang hina. Diba? Pag pinod kasi nila sa TV yun, sagad na yung volume ng TV, eba, wala pa rin yun hindi yan, sa ginasabi mo. So next, lighting. So kung ang iyong vlog, for example, ay makeup tutorial, tapos nandun mo sa kwarto mo, ng ilaw mo ay kulay dilaw, na malamlam, diba? Hindi nakita yung ganda ng pagmumukha mo, pagkatapos mong i-makeup, tapos ang thumbnail mo pa, before and after, wala namang pinagbago, ay paano madilim, di ba? So, invest sa ring lights, or kung nandiyan yung kapatid mo, pa-plus datayin mo yung mukha mo na ganyan, na pag-makeup ka, di ba? So, kapag gabi naman, tayo mga outdoor vlogger, dapat meron tayong ano, yung lakas na lights din. Kasi yung ibang cameras, mahina ang capture ng sa light, di ba? Especially yung mababang version ng GoPro. Pero yung from Hero 9, pataas, ang ganda ng quality sa dark light, sa dilim. Kasi kuha niya yung ano, kuha niya pa rin. Hindi siya blur. So, ganun. So, next, editing. Ito, editing. Gaya yung sinabi ko kanina, huwag yung masyado i-prolong yung pag-isa ng sibuyas, 3 minuto. Pag-isa ng bawang, 3 minuto. Pag-isa ng luya, 3 minuto ulit. Pati 9 minutes ang agad. I-edit naman natin ng maayos. Natin kung hindi mauumay yung ano yung viewers natin. Hindi naman kinakailangan parang Hollywood yung way of editing natin, di ba? Hindi naman. Kumbaga, at least ano lang, proper yung pagkasunod-sunod ng story sa vlog mo. Di ba? Kasi minsan, panag-edit tayo, di ba? Nandiyan lahat ng files. Isa-isahin natin yun eh, yung pagkakasunod-sunod, di ba? Mahirap kaya yun. Ilang taon din ako nag-edit sa vlog namin. So, tumatagal talaga ako sa editing. So, yun. Proper na pagkat, hindi yung pag-present ng story, ayos yung pagkakasunod-sunod. Lagyan natin ng konting effects, lagyan natin ng konting funny laughs. Mahalit kung ganun, lagyan natin ng yung tawag dito, yung transition, which is hindi umay pa. Pero, may exception din naman, yung iba kasi, yung ibang vlogger kasi, mas gusto nila yung raw lang. Hindi po ganyan lang, may show ito lang. Wala kasi dito si Mr. Editor eh, siya saan ang best example ko eh. Best example ko rin sa pagkuha ng thumbnail yun. Hinahayaan niya lang si YouTube na mag-suggest, isang ipin niya lang ganyan, no? O yun ang thumbnail, okay lang rin, napanood pa rin. So, kumbaga, depende pa rin kung sa audience mo, kung accepted ba nila yung ganon. Pero what if, paano ka makaka-attract ng mga bagong audience? Yun yung point eh. Diba? Paano ka makaka-attract ng mga bagong audience kung hindi mo binibigyan ng panahon yung sa thumbnail mo at saka yung sa editing? So, next. Length. So, ito yun. So, nabanggit ko na siya kanina na hindi naman kailangan nating masyadong pahaba yung video kung may isigyan na kayong vlog. For example, ang vlog mo lang ay content ay paano ba? Paano buksan ang soft drinks? Sample lang. O, di ba 3 seconds lang yung vlog mo? Nakuha niyo yung point. Ano yun? Kalokohan example yun, pero ang punto ko is kung ang vlog mo ay may silang talaga,
para maging maigsi lang siya, huwag mong i-prolong masyado. Pero kung ang vlog mo naman ay talagang maghapon kayo sa labas or travel, lalo yung travel vlog, di ba, ilang araw kayo nagka-travel, ganyan-ganyan. So, okay lang naman. Depende pa rin sa audience ninyo kung tatanggapin nila yung vlog. So, yun, next. Entertainment. So, yan. Mainam pa rin na although tutorial vlogs yan, although beauty tips, although lifestyle vlogs yan, mainam pa rin guys na may haluan natin ng entertainment. Haluan natin ng konting comedy, haluan natin ng konting katatawanan na papasaya sa audience natin. Kasi yung mga audience natin or viewers natin, kaya yan nag-open ng YouTube para gumawa ng pakiramdam. Usually yan galing sa trabaho, stress sa work, pagod, di ba? Or iba dyan, may problema, anod mo muna ako ng YouTube, di ba? Tapos, ang vlog mo parang umiiyak habang nagsasalita, di ba? Pero nag-tutorial ka. Mainam na, samahan natin ng konting ano, entertainment, di ba? Kaya sa harapas, maraming natutuwa kasi sa mga kadaldalan pa lang ng mga kasamahan ko ay talaga namang sayang-sayang na sila. So, nakuha niyo po yung point. Ako yung point. See you next. Ayan. So actually, yung diniscuss ko sa inyo, last time na-discuss ko na rin siya sa DTI. Pero dinagdagan ko ng mga ilang bagay. Pero bago tayo pumunta dyan. Words! Pahinga mo ng mga kamera. Sa konting research ko lang, konti talaga. Hindi, sa pag-aaral ko nung bago ako nag-start mag-YouTube, at saka based sa experience ko. Personal experience at saka sa experience ng iba pang vloggers din. So, kumbaga, kung para sa inyo, mayroon na iba ng konti, so pagbigyan nyo na, ha? Okay. YouTube algorithm. Bakit ba? How do we earn from YouTube? So, paano tayo kumikita sa YouTube? So, basic, no? Alam natin lahat yan. Kay YouTube kasi, mayroong mga advertisers, mga companies na nagpapa-advertise, na parang walang pinagay para sa mga TV programs, TV stations, nababayad sila sa TV stations, in-insert yung advertisement sa pagitan ng mga TV shows. So yun naman yung mga pinapabayad ng TV stations sa kanila mga artista, di ba? So sa YouTube naman, nagbabayad ang mga advertisers or mga companies kay YouTube, tapos in-insert din yun sa mga videos natin, sa mga vlogs natin. So from that payment from advertisers, pinabayaran naman tayo ni YouTube. So, ganun siya. So, next. Ito, YouTube impressions versus views. Meron bang nalilito dito? Regarding dyan, di ba nakikita nyo sa analytics dyan? Tama? Impressions and views. Guys, ang impressions na tinatawag dito sa YouTube, pag sinabing impressions sa YouTube, ito yung ilang beses bang lumabas yung thumbnail mo sa cellphone, sa dashboard ng cellphone, ng TV, ng laptop, diba, ng computer, ilang beses siyang lumabas. So yun yung impressions or ilang beses siyang sinuggest, so ilang beses siyang pinakita. So yun po yung impressions. Pag yun ay kinlik, so ulitin ko ha, yun yung impressions, ilang beses lumabas sa screen ng audience or ng viewer. Pag yun ay kinlink, pinanood hanggang up to 30 seconds, yun na yung view. Yun yung isang view, di ba? Pero, usually, kung yan ay kinlink, tapos minsan, di ba, walang ads sa umpisa eh. So, sabihin natin na may ads, sige. Tapos, 5 seconds pa lang, ay, ayoko to. In-out, so hindi nakaka-count yun na view. So, at least 30 seconds, yun po yung views na tinuturing ni YouTube algorithm. Algorithm yung sistema. So ngayon, alam niyo na po, no? Impressions at yung views versus views. So next, YouTube interactions. Ito naman yung ano, di ba? Monetize tayo, for example. Pag pinlay yung video natin sa YouTube, merong advertisement. Meron di ba sa ilalim yung mga suggested na number na para mapili mo yun, kailangan mo tawagan to, or swipe this para ka-download mo yung app, or mismo na-download ka ng app
ang dahil doon sa advertisement, sa simula ng video mo or sa mga pagitan ng video mo, yun po yung tinatawag na interactions. So mas malaki yung bayad sa'yo ni YouTube, yung points na yun kapag maraming interactions sa channel mo. So next, comments and likes. Eto guys ha, mas maraming likes, mas maraming comments, negative or positive comments, mas isasuggest ka ni YouTube. Bakit? Kasi ibig sabihin niya yun, interesting yung topic mo. Na tawag dito, na-alert yung YouTube algorithm na, uy, itong video na to ay, there's something in this video. Mula. Kasi pinapag-usapan. So, pansinin niyo, yun ang trending yung video, yun yung maraming comments. Tama? Kung mapansin ninyo, at mas maraming likes. Kaya much better, maraming nga nag-comment, replyan mo na. Dagdagan mo pa yung comment, which is minsan, hindi ko na nagagawa. Tinamaan din ako dyan. So, sobrang busy, so, halos hindi ko na rin magawa yun. So, heart lang, ganun. Comment, reply din sa ibang comments yan. Eh, sobrang busy na talaga. So, dati, nung simula pa rin yung channel, mayroong 100 comments or 50 comments, 200 comments, kaya ko pang sagutin at kaya ko pang i-heart lahat. Pero ang point is, the more na maraming comments sa iyong YouTube, mas malaki yung chance na mas dadami yung views mo or mas magbo-viral kasi na-alert yung YouTube algorithm na there's something good in your video. Kaya mas isa-suggest niya yan. Kasi si YouTube ay business. Diba? Isa-suggest niya yung mga videos na in sa panlasa or pinag-uusapan. So, ganoon siya. Yung tandaan niya. So, ganoon siya. Next. Eto guys ha. Napakarami ko naman pati sa inyo na hindi alam to. Na hindi aware. Hindi mas hindi alam, hindi lang aware na ganoon pala dapat. Scheduling and timing of uploads. Diba sabi ko sa inyo, wala akong tatalong sikreto. Eto yung isang bagay na talagang malaking factor sa pagdami ng views namin. Alam niyo kung ano yan? Ito kasi yan guys. Ang mag-detect, ito ha, gusto ko focus kayo dito. Kasi napaka-importante na sabihin ko guys. Ang mag-determine ng performance ng iyong video ay yung first 1 hour at after that, first 24 hours. Ulitin ko ha. Yung first 1 hour, yan ang magdedetermine ang inyong video. Ngayon, ilang upload ka ngayon? Alauna ng madaling araw. Sino manunod sa atin? Manok. Kunti yung manok, tulog pala, di ba? Paniki. Yung mga nocturnal na So, ang point ko ganito. Mag-upload ka ng iyong video na available yung target audience mo. Diba? So, yun ha. Sobrang laking bagay niyan, guys. Huwag kayong mag-upload ng mga 10 oras ng gabi kasi walang manunod yan. Diba? For example, target audience mo, Pilipino. Diba? Usually, natutulog tayo. Alas 10, alas 11, ganun. Alas 12, alauna, konti na lang yung gising yan. Or yung iba, pagod na, patulog na rin. So, in-upload mo yun ng alauna, wala masyadong nanood, hanggang alas 2, at di ba sabi ko, yung first 1 hour ang magde-determine ng performance ng video mo. Di ba? Try to experiment para ma-prove ninyo. Mag-upload ka ng isang launa at mag-upload ka kinabukasan, alas 12 ng tanghali or alas 7 ng gabi or alas 6 ng gabi. Tatimingan mo kung mayroon available yung mga tao, yung target audience mo. For example, anong oras po tayo bumigin sa umaga? Diba? Alas 5, alas 6. Kagaya tayo ng sarili natin. Breakfast tayo, papasok tayo sa opisina. Pagdating alas 12, break time. Tama? Break time. Yung iba yan, bubuksan na yung TV nila. Ang yung TV nila, manunood ng TV shows or manunood ng vlog habang kumakain. Ganon. Or habang pagkatapos tayo naman, usually yan, 1:30 or alas 12, diba? Ang break time. Kahit nga yung sa bugid, ganoon ang pahinga eh, di ba? Alas 12. Eh, di mag-upload ka ng alas 12. Para, meron kang audience. Meron kang agad audience na nag-aabang sa video mo. So, alas 2,
alas 3, alas 4, medyo busy na ulit ang tao, natrabaho na ulit, or natutulog na yung iba, yung mga sa bahay lang, di ba? Oras ang tulog yan eh. Alas 5, alas 6, gising na ulit sila. Magluluto, habang magluluto, minsan manunod yan. Alas 7, nakakain na sila. Alas 8, ayan, manunod na ulit sila ng YouTube. Kawa ninyo? Kawa ninyo? Ah, di ba ngayon, tamawan sila oh. Pero hindi nyo ginagawa dati, ha? Tama? Ngayon nakikita akong vlog ninyo. Hindi ko lang sabihin kung sino mga vlogger nito kasi chine-check ko rin yung mga vlog ninyo eh. Uploaded 1 hour ago. Pero chine-check ko, alas 3 ako, gising pa ako. 1 hour ago, alas 2 si Pipsa Bean upload. So, diba? Walang views. Kasi nga, tulog ang tao, diba? So, kung first hour, sabi ko diba, si YouTube, negosyo yan. Negosyo ni YouTube yan. Ang mas ipopromote niyang video ay yung nag-viral. Yung mas maraming interactions from the start pa lang, kick-off, banat. Diba? Unang-una kasi yan, pag-up ng video mo, isasuggest niya yan sa mga, una-una niyan, sasuggest na, yung mga subscribers mo na naka-notification bell. Yan yung mga una dyan. Sunod yung mga subscribers mo. Kapag maraming nanood, sa kanya ngayon yan, ipopromote into wider audience. Diba? Kasi nga, sa subscribers mo pa lang, pinanood na siya, ibig sabihin, potential siya. Kasi po, kailangan mong matrigger yung algorithm ni YouTube eh. Hindi kasi yan manual, hindi yan tao-tao na si YouTube ang na tao, isa-isa, pinapromote ng tao, hindi po. Computerized siya, di ba? So ngayon, para matrigger mo siya, kailangan yung first hour mo, ng pag-upload ng video mo, kailangan umangat agad, di ba? So, ulitin ko ha, i-upload din yung video nyo ng proper timing, ng tamang oras. Nakuha ba? Nakuha? Ano masabi nyo? Magandang tip? Maganda. Di ba? So, kasi hindi nyo ginagawa nun yan. Karamihan, di ba? Kung kailan mag-edit, kung kailan malakas ang signal, boom! Upload. So, dati ganyan ginagawa ko until ma-discover ko siya. Until masubukan ko siya, ma-experience ko siya, at magamay ko siya na gano'n. Diba? So sa amin, nag-upload kami ng alas 12 ng tanghali, minsan nalilate, hanggang launa, hanggang 1:30, ganyan. So kapag late na, alas 5, hindi ko na ina-upload yun. Sa gabi ko na uli upload. So gano'n. Gano'n siya. Kung mahina naman yung signal sa inyo, for example, ito lang yung oras namin para i-upload kasi malakas yung signal. Madaling araw, edi gawin mo, i-schedule mo siya. I-schedule mo siya, huwag mo i-up agad. Diba, schedule mo kinabukasan ng alas 11 ng umaga o alas 12 ng umaga. Sinubukan ko dati alas 10 ng umaga. Nag-work din pero naisip ko kasi hindi pa ganun ka ano yung tao. Kaya alas 12 ko yung target ng karabas ngayon alas 12. Diba? So ngayon, dahil may oras ka na ng pag-upload, yung audience mo ngayon hindi malilito. Diba? Pag nagkaroon ka kasi ng regular audience or yung organic viewers, organic subscribers, ibig sabihin, ano man yung i-upload mo, papanoorin nila. Alam nila ngayon kung anong oras sila aabang sa video mo. Kasi may oras ka eh, ng pag-upload, alas 12. Maaari i-ano, nakuha mo na yung oras mo na okay, pinip sa akin kung gantong oras. For example, alas 7 ng gabi or 7:30 ng gabi. Make sure na sa susunod na upload mo, alas 7 uli ng gabi hanggang 7:30 uli ng gabi. Para yung audience mo ay alam kung kailan maghahabang or anong oras maghahabang sa videos mo. Okay? Okay?